Hi, I'm Roslyn Batobalanas, affiliated to SMDC. I'm back once again. My goal in this channel is to help our clients and future investors to know more about SMDC condominium units. Please watch till the end. Yan mga kahep, ito ang aking seller's portal kung saan ipapakita ko sa inyo ang Calm Residences available units. Mapapansin niyo po dyan ang lahat ng existing project ng SMDC. Subalit, ang aking pake lamang ay si Calm Residences. And scroll up natin, makikita ko po yan si Calm Residences. Right, let's go! As you can see sa screen nyo, mapapansin nyo lahat ng color blue. Yan po ang available units ng Calm Residences Phase 1. Okay? Ang for sale po kasi natin dito sa Calm Residences ay Building D, Building E, Building F, Building G, H, I, J, K, L, N, M. So yan, mapapansin nyo, nag-iisang unit na lang po yan sa Tower D. Yan. Then check natin sa letter E. Yan, meron pa first floor and third floor. F, meron pa. So makakapili pa kayo ng magandang unit at magandang floor habang may mga units pa as of today. Yan. May isa pa sa letter J. Letter K, may tatlong units pa. Ayan, meron uli pa tayo. Ilan na lang din, no? Mabilis. Yung N, so second, phase 2 na yan. Mga phase 2 na yan. Alam naman natin, no? Ang property, habang mabilis na uubos, ang mga price niyan ay nagtataas. So ngayon, check natin ang isang unit. Ayan, 3.2. So, vatable na yan. Maghahanap tayo ng non-VAT. Ipapakita ko sa inyo ang computation ng non-VAT. Okay, check natin dito sa isang building na to. Ayan, non-VATable din. Yan, pwede na to. 3.193. So, yan, non-VAT yan. Ipapaliwanan ko rin sa inyo sa computation ko kung bakit non-VAT or exempted yan sa VAT. Let's go! Yes mga kahep, no, bibigyan ko kayo ng quick review kung bakit magandang mag-invest dito sa Calm Residences. Ito siya. Or, humingi ako ng inyong konting oras para mapanood yung aking last video patungkol sa Calm Residences. Okay, let's go sa computation. Again, Calm Residences, Santa Rosa, Laguna. Pipili tayo tulad na nakuha kanina, Tower E, yung napili natin na non-VAT, 24.41 square meter or 262.65 square feet, third floor, unit 42, one bedroom unit, total list price niya ay 3,193,000 non-VAT. Si 12% VAT is not applicable. Just to give you a little bit information, nagkakaroon lang ng VAT ang house and lot kung ito ay 2 million pesos pataas. At magkakaroon naman ng 12% VAT ang condominium kung ang price ay 3,199,200 pesos. Pero kung pababa, exempted pa po siya sa VAT. Again mga ka-ahep, hindi po mawawala ang 6.5 other charges. At para sa mga gusto malaman, again, ang 6.5 other charges, ilalagay ko po ang link sa description. Today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano kinukuha ang 6.5 other charges. Ang gagawin nyo lang po is total list price, multiply nyo lang po sa 6.5%. Ayan na po, lalabas na po agad si other charges. Meantime, makikita nyo naman ngayon sa screen ang TAP or Total Amount Payable.
Ang tanong ng nakararami, paano nakuha ang total amount payable? Simple lang yan mga kahep. I-add lang po ninyo ang TCP or total contract price at OC, other charges, si 6.5. Lalabas na po ang mahiwagang total amount payable. Okay. But before that, ang main topic ko sa video na ito ay ipaliwanag kung bakit walang spot down payment ang Kang Residences. Let's go! May nakita kayo dyan na 10% down payment, which is 340,054 pesos. Para lang malak nyo ang napili nyong unit, all you have to do is mag-reserve lang po ng 15,000 pesos instead of 25,000 pesos. Could you imagine meron na kayong unit? Oops, hold on, hindi pa po tapos yan. Yung reservation na yan, ibabawas po natin sa 10% down payment nyo. Again, lalabas po si net 10% down payment. Okay, malapit na tayo sa monthly amortization nyo. So, yung net down payment na yan or yung 10% down payment dahil nakapromo po ang Kang Residences, syempre, ipinopromote po ng SMDC na walang spot down payment. Babayaran nyo po ang net down payment sa loob ng 39 months, 0% interest. Alam nyo bang napakaganda at favorable sa lahat ng buyers or investors ng SMDC? Ang napaka-flexible na payment term na ito! Ano pang hinihintay nyo? Sa halagang 8,300 plus in Philippine Peso value, may condo unit ka na? Okay mga kahep, para masulit, ipapakita ko na din sa inyo ang estimated monthly amortization kung dumating na po kayo sa bank. Hindi po ako nangako na sakto ang monthly amortization pagdating sa bank, okay? Maaaring umangat o bumaba sa pamamagitan ng benchmark rate ng Bangko Sentral. Let's go! So, ang nabayaran nyo palang dyan ay 10% ng 100% ng total amount payable. Yan, makikita nyo na po si financing. Meron pa po tayong balance or kayo na 90%. Okay, ipapakita ko sa inyo yung 20 years, 15 years, 10 years, and 5 years. Sa 20 years, maaaring ang monthly amortization nyo ay 59,167.85. Sa 15 years naman, meron kayong monthly amortization na 34,751.26. 10 years, 27,000 plus. 5 years, 25,858 pesos. Ikaw na buyer, kung i-utilize mo ang ganitong kagaan na payment scheme, halos ganyan po ang outcome simula sa simula hanggang sa dulo. However, kung ikaw naman ay may naipon, pwede kang mag-lamsam kahit magkano bago i-apply namin sa bank ang iyong balance para mas lumiit na lang ang iyong loanable amount. With that, congratulations sa lahat na nag-invest habang pre-selling. Klaro ba tayo mga kaahep?